sabay-sabay natin alamin ang mga kaganapan na nangyayari sa ating bansa. Yo, what's up mga kaibigan? This is I2K po again. Ngayon nandito ulit tayo sa channel ni Pinas News Insider. Dito ulit tayo magbibigyan ng komento at reaksyon. Pero bago ang lahat ng yan mga kaibigan, sa lahat ng hindi pa nakasubscribe kay Pinas News Insider, mag-subscribe na po tayo at huwag nyo rin pong kalimutan mag-subscribe dito sa aking channel. Simulan na natin mga kaibigan. Let's go! Ito ang mainit na balita at pinag-uusapan ngayon sa mundo ng social media. Dating Pangulong Rodrigo Duterte, posibleng tumakbo bilang senador o kongresista at maging House Speaker sa halalan 2025. Pero bago ang lahat mga kababayan, kung bago ka pa lamang sa aming channel, please huwag kalimutang mag-like, subscribe at i-click ang notification bell para mas maging updated ka palalo sa lahat pa ng bagong video na i-upload namin. At eto na nga mga kababayan. Hindi lingit sa ating kaalaman ang ginagawang imbestigasyon ngayon ng ICC sa anti-drug war ng dating Administrasyong Duterte at ang di umano'y nangyayaring tensyon sa pagitan ng Duterte Camp at Speaker Martin Romualdez na pinsang buo ni Pangulong Bongbong Marcos. At ngayon sa bagong taon na tila lumalapit na ang halalan sa 2025, ay posible di umanong tumakbo ito bilang senador o kongresista at maging House Speaker si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ito'y ayon sa political strategist na si Maluti Kia. Dahil ayon sa kanya, posible di umanong tumakbo si dating Pangulong Rodrigo Duterte sa susunod na halalan bilang senador o hindi naman kaya isang party list representative. At kung sakaling matuloy ito, maaari itong mailuklok bilang House Speaker na sa ngayon ay posisyon ni Speaker Martin Romualdez. Dagdag pa nito, inaasahan na rin ang pagsulpot ng mga oposisyon ngayong 2024, lalo na't nalalapit ng muli ang 2025 midterm national and local election. Gaano kaya ito katotoo mga kababayan? Kayunpaman, marami sa ating mga kababayan, lalo na mga Duterte supporter, ang nagbigay ng kanilang pagsang-ayon at pagsuporta kung sakaling tatakbo ang dating Pangulong Duterte. Ayon pa sa kanila, yan at siya talaga po ang katapat dapat na maging speaker at palitan si Tamba. Agree po kami. Mabuhay po kayo FPRRD. God bless you po. Pag si former President Duterte ang maging House Speaker dyan sa Kongreso, ay siguradong walis lahat ng mga korap dyan na sariling interest lang ang iniisip, hindi ang kapakanan ng taong bayan. Kaya walisin na ang dapat walisin. Mahal na Pangulong PBM, huwag ka pong magdadalawang isip na i-appoint agad si FPRRD sa Kongreso. Dahil kailangan ng kamay na bakal dyan, si FPRRD lang ang karapat dapat dyan. Dahil siya lang talaga ang tunay na may malasakit sa bayan. Opo, dapat si Tatay Digong ang karapat dapat na manatili dyan sa gobyerno. Siya lamang ang tao na tapat sa ating bansa, naway bigyan pa ng Panginoong Diyos ng mahabang buhay upang maitu ang lahat. Magandang balita yan. Sana nga tumakbo si Tatay Digong para mapalitan niyang tambaloslos na kung umastay parang presidente. Mas maganda talaga na si FPRRD ang mamuno sa Kongreso para mawalis na lahat ng korap dyan sa loob ng Kongreso. Grabe na talaga ang pamamalabis ng mga namumuno dyan. Sana makonsensya naman sila. Nawawa talaga ang taong bayan pag magtatagal pa sila dyan sa pwesto. Kaya mahal na Pangulong Marcos, ikaw ang binoto namin. Sana dinggin mo ang panawagan ng maraming Pilipino na sana'y palitan na yan si Tamba at ipalit na lamang si FPRRD para sa ikabubuti ng lahat at para maubos ng lahat ng korap na official dyan sa kamara na mga ganit sa kapangyarihan. Yes, agree ako na maging senador o speaker si FPRRD at si Ma'am Sara President. Dapat talaga may kamay na bakal ang hawak sa bansang Pilipinas. Malaki ang nagawa ni FPRRD nung siya'y nakaupo na salanta ang droga. Kabahan na lahat
lahat ng corrupt dyan sa Kongreso, lahat ng makakaliwang grupo, paniguradong wawalisin niya ni FPRRD pag siya nang magiging speaker dyan. Mabunyag talaga ang dapat mabunyag, matanggal ang dapat matanggal, dahil walang takas lahat kay FPRRD. Kamay na bakal magbabalik na din sa gobyerno. Kaya tambaloslos, humanda ka na, paniguradong kabahan ka na pag nandyan na si FPRRD. Para sa akin, sa nangyaring ito ngayon ay mas lalong bumango ang imahe ni Tatay Digong at ni VP Sara. At sa tulad ko, para sa akin ay kailangan pa si Tatay Digong ng sambayan ng Pilipino. Kung ako lang ang tatanungin, ay hindi ako magdalawang isip na ibotong muli ang mag-amang Duterte. End quote. Wala na talaga mga lods. Palala ng palala. Usahin natin. Sino din nakinabang sa ginagawa ni President Romualdez na pangunguna yung PI? Tayo, di ba? Para lang mabigyan tayo na magandang buhay, titiisin. Titiisin niya kahit pang babash mo. Wow, magandang buhay. Big word. Ang tanong. Nabigyan niya ba ng magandang buhay ang mga taga-Leyte? Diba? Nabigyan niya ba ng magandang buhay ang mga kababayan niya sa Leyte? Diyos ko, kalsada nga dun, bako-bako. Tapos buhay mo pa ang babaguhin niya. Isa lang masasabi ko sa'yo, asa ka pa. Diyos ko, nagsilantaran na ang mga tunay na motibo nitong mga pulpulitiko na to. Isinusulong ni Presidential Advisor Larry Gadon ang parliamentary form of government kung saan paghahatian umano ni na Speaker Mig Zubiri at House Speaker Martin Romualdez. Gadon sa political reform, Zubiri Romualdez share sa prime minister post. See? Ang kakapal ng mukha! Diyos ko, Larry Gadon, my God! Alam mo, ang pinagkaiba nila sa mga Duterte, ang mga Duterte kasi ang gusto tumakbo at ang gustong iluklok sila sa puesto mga taong bayan. Ito sila, 'di ba? Sila-sila lang ang may gusto. 'Di ba? Ni walang pakialam ang mga tao sa kanila, and yet tingnan niyo ang pinaggagawa nila. Minamanipula nila at pinapaikot nila ang mga Pilipino. Imaginein mo, may pa prime minister pa sila. Diyos ko, hindi ba kayo kinilabutan sa mga pinag-iisip nyo? Prime Minister ka pa! Nagkakanda kuba-kuba na ngayong mga iba nating kababayan para habulin lang yung presyo ng mga bilihin ngayon na halos grabe ang bilis kung tumaas. Diba? Prime Minister pa yung mga iniisip nyo. Isipin nyo muna ang mga benepisyo ng mga manggagawang Pilipino. Pataasin nyo ang sweldo. Diba? Yung mga pangunahing suliranin at problema sa Pilipinas, yun ang unahin nyo. Diba? Huwag nyong inuuna-una yung mga ambisyon nyong mga hinayupak kayo. Diyos ko, buti na lang talaga hindi ka nanalo, Larry Gadon. Kasi halatang halata, no, yung mga gusto nyong mangyari. Kunwari, Larry Gadon, ikaw ang may gusto niyan, kunwari. Pero ang totoo, inutusan ka rin ni Romualdez. Diba? Para, kunwari, gusto ng iba na maging prime minister yung tambaluslos nyo. Pero ang totoo, wala namang may gusto. See? All this time, tama si former President Rodrigo Duterte sa plano nilang i-extend nila ang kanilang termino. Panoorin natin. Isinulong ni Presidential Advisor Larry Gadon ang pagpapalit ng forma ng gobyerno mula presidential patungong parliamentary. Ang panukala ni Gadon ay nakasaad sa sulat na ipinadali nito sa tanggapan ni Senate President Juan Miguel Zubiri at House Speaker Martin Romualdez
kung saan nananawagan nito na huwag ilimita sa economic provision ang pagbabago ng konstitusyon at isama ang political amendments. See? Sa ilalim ng panukala ni Gadon, ang Prime Minister ang magpapatakbo sa Parliament at mamamahala sa pang-araw-araw na gawain. Sana wag na extend mga kaibigan para magkaalaman para 2028 malaman kung sino yung malakas talaga. Diba? ng gobyerno. See? Tama! See? Tatay Digong! Yan yung isa sa gusto nilang mangyari, i-extend ang kanilang termino. Tapos kunwari, si Gadon ang may gusto. Kunwari, si Gadon ang magsusulong. Pero napagplanuhan na nila yan. No, talagang pinagmumukha nilang tanga ang mga Pilipino, no? Pinagmumukha talaga nilang uto-uto ang mga Pilipino. Grabe, no? Talagang gahaman sa kapangyarihan. Gusto talaga nilang manatili ng pangmatagalan sa pwesto. Hoy, Gadon! Hindi ikaw ang magdidesisyon. Diba, bigyan nyo ng freedom ang mga taong pumili. Talagang they are doing everything talaga mga lords, no? Para, diba, talagang mapunta sa magandang posisyon, no? Si Romualdez. Isa na rin yung si Zubiri, Diyos ko. Diba? All this time, diba? Tama talaga. And in time, malalaman talaga natin kung ano ang totoo. At ito na! Nagsilabasa na! Akala siguro ni Gadon, kakagat tayo sa kanilang gimmick na kunwari, sila ang may gusto na maging Prime Minister si Romualdez. Diyos ko, sukang-suka na tayo no, sa mga pinaggagawa ng mga hinayupak na yan. At yun na nga mga kababayan, ano na ang masasabi mo? Kung mayroon kayong hinaingat kumento. At yun nga po mga kaibigan, dito po nagtatapos ang ating reaction video. Muli ako po si I2K ng Sundalo ng Dunggalo. Maraming maraming salamat sa patuloy na pagsuporta. Yeah, peace out!